Nagbabala ang PHIVOLCS ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Taal, Pinatubo at Mayon dahil sa ulang dala ng bagyong Ulysses. Pinabantayan naman ang pag-asa ang level ng tubig sa mga dam. Ilan nga sa mga ito nagpakawala na ng tubig. Narito ang report. Bukod sa baha at landslide, pinag-iingat din ng PHIVOLCS ang mga nakatira malapit sa Bulkang Mayon sa posibleng lahar flow. Ayon kay PHIVOLCS OIC Renato Solidum, may pyroclastic materials sa Mayon na pwedeng maanod. Maari raw nitong abuti ng ginubatan, legaspi, daraga at tabako sa albay. Posible rin daw ang lahar flow sa mga ilog na malapit sa Bulkang Pinatubo. May aboring natira sa slopes ng Bulkang Taal na pwede ring agusin sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Advice po natin po sa Mayong Rutino at Pinatubo at Taal ay ang mga komunidad at local government na dapat magmatsyag. Tingnan yung mga delikadong lugar at magkaroon ng preemptive response measures. Patuloy naman ang monitoring ng pag-asa sa mga dam sa Luzon. Ang Angat Dam, ilang metro na lang maaabot na ang 210 meters normal high water level. Nasa 207 meters ang spilling level ng Angat. Ang Ipo Dam naman na sumasalo ng tubig mula sa Angat Dam, umapaw na. Kaninang hapon, unti-unti na itong nagpakawala ng tubig na maaaring makaapekto sa walong bayan sa Bulacan na dinaraanan ng Angat River bago tumagos sa Manila Bay. Malapit na rin sa spilling level ang Lamesa Dam. Kung magpakawala ito ng tubig, bubuhos ito sa Tulyahan River at maaapektuhan ang Quezon City, Valenzuela at Malabon. Noong Lunes pa nagsimulang magpakawala ang Magat Dam, kaya pinangangambahang lumala ang pagbaha sa ilang lugar sa Isabela. Nagpapakawala na rin ang tubig sa Binga Dam sa Itogon, Benguet. Pero ulitin po natin na kung kinakailangan po natin lumikas, lumikas na po tayo dahil very steep po yung ilog nyo dyan, so mas madalas nagkakaroon ng flash flood. Sa barangay Santissima Cruz sa Santa Cruz, Laguna, wala nang tao sa mga bahay dahil kusang nag-evacuate ang mga residente. 24 oras ang pagbabantay sa limang barangay na nasa gilid ng ilog at lawa ng Laguna. Tinututukan din ang mga landslide-prone area sa Santa Rosa, San Pedro, Binyan at Mabitak. Sa Bataan, naglagay na ng flood gauges sa mga ilog na galing Pampanga at dumadaloy papasok sa probinsya. Nakahanda na rin ang mga swift water rescue equipment. Kami naman po, naka-ready po kami dito sa Bataan mula pa po kahapon. Nagkandak na po kami ng PIDRA, pre-disaster risk assessment. Sa bayan ng Mariveles, inakyat na ang mga bangka dahil sa posibleng storm surge. Nagikot naman ang mga tauhan ng MDRRMO sa Masantol, Pampanga. Ayon po kasalukuyan, ang bagyong Ulysses ay nakataas na sa signal number 3 dito sa atin sa Pampanga. 12 sa 26 na barangay kasi ang nasa gilid ng Pampanga River. Muli po kaming nalalawagan sa baybayin dagat po. Pwede na po tayong magsiklikas sa ating evacuation center. Bandang tanghali kanina, pinalikas na ang mga residente ng barangay Amaya 5, Tanza, Cavite, nakatabi lang ng dagat. Pero maraming mangangisda ang pumalaot pa rin. Darlene Kai, GMA News.